Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, magpo-propagate naman tayo ngayon ng isa sa pinakamaganda talagang halaman dahil sa iba't iba niyang katangian. Unang-una na dyan ang napakaganda niyang dahon dahil maraming ang uri din ito gaya na lamang din ng mga mayana dahil iba-ibang kanilang kulay. Gayun din ito. Gayun at ang ibang variety nito ay namumulaklak na. Ang bigonya. So, eto guys, napakaganda talaga nitong alagaan. So, kakaniwan to nilalagay talaga to sa hanging basket o di kaya sa mga vertical pot. Pwede mo rin naman to ilagay sa simpleng paso lamang, no? Pwedeng nakaganto lamang ang halaman na ito. Pero ngayon, sa ating pagpapropagate, ay itatanim natin siya sa hanging basket, di ba? So, napakaganda talaga ng halaman na ito dahil sa iba't iba din ang hugis ng dahon o variety na ito, ang bigonya nga. So, kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na at ipropagate na natin ang bigonyang ito. So guys, magtatanim naman tayo ng bigonya. So, ito ay common lang na bigonya, no? So, ito ay cuttings, bigay lang, ayan. So, itatanim natin siya. Ayan. Ayan yung ating itatanim. So, ayan na. Ayan. So, lagyan pa natin. So, yan mga cuttings lang yan, guys. Ay, naputo lang kanyang dahon. So, wait lang, guys. So, yan guys, ang ating bigonya. So, yan common lang yan guys. Pero ang ganda din ng kanyang kulay. Ayan. So, pagkatapos natin siyang itinanim, mga ilang araw at linggo natin din siyang inalagaan, diniligan, eto na siya ngayon. Successful na successful ang ating pagpo-propagate sa kanya. So ayan na, napakaganda talaga nung kulay nung ating bigonya. Tingnan nyo guys, so parang very velvet. Velvety ang kanyang kulay. Napakaganda talaga nung, actually napakadaming at iba-iba nga ang uri ng kulay, hugis ng kanyang dahon, ang iba nga ay mga bilugan, tapos yung iba ay lumalago, hindi nagiging ganto. Tapos guys, ang iba ay namumulaklak. So napakaganda talaga, may mga choices din pagdating sa mga bigonya. Kung gusto mo, hindi lamang magandang kanyang kulay, kundi namumulaklak, meron ding iba dyan na common lang din naman. So, ay, eto nga ay napakaganda talaga nung kanyang kulay, oh. Di ba? At saka wala siyang damage, guys, di ba? Ang kagandahan din nito, guys, ay dumadami siya. Ayan, oh. Nagkakaroon na siya ng mga sibol dito. Ayan. Ayan. Ayan yung kanyang mga sibol. Tapos, pwede mo, at saka nagkakaroon din naman siya ng mga sanga-sanga dito. Ayan, gaya na lamang neto, ayan, na pwede mo siyang ipropagate through this. Kasi guys, eto, kung bago lamang kayo o gusto nyo magkaroon ng gantong halaman, gantong variety ng halaman, ay mag-practice muna kayo. Maaring bumili muna kayo o magkaroon muna kayo ng isang piraso. Kasi eto guys, minsan talaga sa isang halaman, hindi naman talaga minsan problema ang soil na ginagamit. Ang nagkakakuon din ng problema
kung saang lugar mo siya ilalagay na mabubuhay siya. Gaya na lamang netong begonia na ito, na kapag minsan mali nga ang pwesto nito ay natutunaw siya, unti-unti siyang naglalagas at doon nga namamatay. Kaya kinakailangan alam mo kung saan lugar mo siya ipepwesto. Even na kahit common man yung begonia nyo. Kasi minsan, di ba, kapag common, meaning madaling alagaan, ganun. Kasi minsan nga, katulad na naman ng mga begonia, na kahit common yan, ay minsan, mahirap talaga silang alagaan. Dahil ang mga begonia nga, kinakailangan, alam mo kung saan mo ipepwesto. Ito ay hindi naman siya nakalagay sa direct sunlight, kundi sa shaded talaga na area, no? Pero maganda talaga din mangolekta ng mga begonia, guys, kasi iba-iba nga yung kanyang mga kulay ng kanyang dahon na nakakaaliw din talaga, tapos iba-iba rin yung mga hugis ng kanyang dahon din, di ba? At saka ayun naman, maganda din naman kasi siya, kasi tingnan niyo, guys, oh. Di ba nagkakaroon siya ng ayan, mga tubo. At saka tingnan nyo, guys, so may tubo na ulit dito. Ayan, o. Diba? Basta kinakailangan nyo, alam nyo yung kanyang pwesto talaga. Kasi ito naman, guys, ay gumamit lang din naman ako dito nga ng garden soil. Ayan. So, yun lang masasuggest ko ito din sa mga beginners. Pero, magsimula muna kayo sa isang variety. I-try nyo muna. Tapos, kapag nag-success sa pinaglalagyan niya, bumili ulit kayo kung gusto niyo, no? Mangolekta ulit kayo. Basta gamay niyo na, kasi minsan, 'di ba, kapag mamaya madami kayong nabili na halaman tapos namatay lang din naman, sayang din naman 'yung inyong pagbili at inyong effort. Pero masasabi ko talaga, guys, na successful talaga ang ating pagpo-propagate o pagtatanim sa pasong ito ng begonia. Kasi from konti lamang yung ating itinanim dito, pero ngayon nga ay siya'y nagkakaroon na ng mga sanga, ayan, na pwede na nating ipropagate at patuloy nga siyang dumadami sa kanyang paso. So yun nga, guys, no, napakaganda talaga nung kanyang kulay ng ating begonia na ito. Marami din naman talaga din akong gustong iba pang mga kulay ng ating begonia. Kaya sinisimulan ko na din ngayon ang ating pangongolekta ng begonyang ito. Basta inaalam ko din talaga kung saan nga dapat talaga ito ilagay, no, ng ating begonia, para pag naparami na nga din natin sila at gamay na gamay ko na talaga yung kung saan ko talaga sila ilalagay, ay marami na din akong maaalagaan na begonia. Ayan. Ayan. Muli, maraming salamat sa panonood sa video ito ng ating pagtatanim ng isang simpleng begonia. At no, maraming salamat sa pakikinig sa aking care tips patungkol din sa begonia ito. To support Kuya Dulay's vlog, do like, share, and subscribe. And to complete, hit the notification bell to notify for my next video. Happy planting!